Okay, everybody, so finally we already have arrived. Dito na po kami sa Gateway Mall. Dito po sa Cubao, Quezon City. Wish me luck. Part po ako na magiging success ng premiere night na ito, and I am so thankful na invited ho ako. January 6, 2023, Friday. Isa ito sa mga makabuluhan at hindi ko makakalimutang araw ng taon. At kung ano at bakit ay malalaman ninyo as you continue to watch this video. Welcome once again to my YouTube channel. This is Ross Alcares. Good morning, Makati, and we just woke up. It's 35 minutes past the hour of 8 o'clock in the morning. Yeah, so magbe-breakfast na kami. We're going down to the restaurant. Gising na din ang mga itik. Nono, good morning. Hi. Good morning. Ang tagay. Good morning, anak. Good morning po. Good morning. Kakain na tayo. Tara, sama kayo. Pagbago talaga. Sa buffet breakfast namin. Masagana ito. Marami ito. Fiesta ito! Tara! Oh yeah, so second day namin ngayon dito sa YT Residence Hotel. And we are gonna have our buffet breakfast. Dito ka na. How was your sleep, guys? Did you sleep well? Yeah! Yeah! Hindi ka nakatulog na maayos. Oh my gosh. Kaba naman, dapat ma-feel mo yung mountain. Okay, we're at the ground floor now. So we will be heading to the restaurant for our breakfast. Na, join us! Alam ko dito lang. Ay, nako. Join kayo. Hello po, good morning! Hi, good morning! Papasok na mga itik. Morning! Yeah. Ando na sila? Yes po. Okay. Good morning! Ay, ito ang kanila. Chenes! Good morning! Ah, meron pa ang damo. Kawaii. Kawaii pa. Ang bilis. And from here, they have bread and juices and milk and coffee. Kawaii ka pa. Hi, what's your name? Ayman. Ayman. So we had our breakfast, and we knew that this is going to be a long day for us. So dahil buffet naman, tinoto na, binulto pa! By the way, second day na ng staycation namin dito sa isa sa pinakabonggang hotels dito sa Makati. And hindi ko makakalimutan magpasalamat uli sa napakabait kong kaibigan named Lani. And Lani is the lady in a navy green shirt seated opposite to me. Nakasama naman at katabi ang kaibigan niyang si Icy. And I could say that that was one of the best breakfasts I had for this year. Nandito na kami, papuntang penthouse na sa tuktok sa rooftop. Because we're gonna go swimming, kaya join na kayo! Tara!
Okay, so we're here at the rooftop now. Pinaka penthouse na nila sa pinakatuktok na mismo. Libre ba yung ice cream? Dito sa kanilang pool na may pambata at yung isa ay ang infinity pool. And habang nagsiswimming ka, eto ang iyong magiging view. Pa! Tapos dito nga sa pool na dito nga kami sa taas. And nakakaloka, nalulula ako dahil masyadong mataas. So dito naman sa opposite ay ang kabilang view. Ha. My God. Alam ko hindi pa ito ang pinakamataas na gusali dito sa Makati. Alam mo naman ang mga skyscrapers at mga nagtataas ang mga gusali dito ay nakakaloka. Tapos dito naman, if we go down, back, ito ang ganap. May pinaka parang veranda Chinese dyan with one of my favorite plants on earth, which is the Japanese bamboos. Pag nagkaroon ako ng sarili kong bahay, I would love to have Japanese bamboo sa paligid ng aking balur. Tapos dito sa opposite, ayan po, ganun po ang drama. Ayan. Tapos dito, pagbaba natin dito, meron silang mini bar. May ice cream bar. May mini bar na empty. And look at these chairs and umbrellas. Ganda. May pa waterfalls pa. Imagine yourself being here, guys. Tsaka dito parang malaking gazebo na ganyan ang structure niya. Imagine yourself having lunch here with your loved ones. Ito pinaka-center. Oh! Customized na center piece na chair. Ito kasi ang logo nila. Then, if we go to the other side, kita ang buong Makati. Pak! Isn't that amazing, anak? Look! Imagine yourself living in a high-rise building kasi ikaw lang ang nakatira. Tapos, I don't know what river that is. I don't know what river is that. That is. Pak! Oh my gosh! So, hi guys. So yeah, everybody, so oh my god. Waiting for you. Oh my god, Nono is here. Yes. Nono is back. Where did you go, darling? There. There lang talaga. Limitado. Okay guys, so join us kasi magsuswimming-swimming po kami. And magpo-photoshoot. Magpo-photoshoot. Magpipicture-picture din para may ma-post tayo sa ating IG, TikTok, at ating Facebook account. So yeah, mamaya naman po, after ng swimming, I will be preparing and I'll be heading to another event. To an event which is very, very important event. Going to be pinakaunang bonggang event ko for this year. And thank you, Lord, for giving me this opportunity. Maraming salamat sa mga taong nag-invite sa akin para sa event na ito. At sana ang event na ito ay isang maging turning point at maging umpisa na ng mga pinapangarap ko sa buhay. Abangan nyo, mamaya po yun. So do stick around. Magbabalik po ako. Lika-lika muna tayo. Say hi. Oh my God, what are you doing? Taking video. Okay, everybody. So, we're getting ready for an event. And I want you to join us as we go there. So, nagre-ready po kami.
because we have to be there early. Call time is at 3 p.m. So yeah, nagre-ready na kami. Maya-maya lang magbibihis na po ako. And then we will be heading to Quezon City to the City of Stars, Quezon City! So abangan nyo po ang mga susunod pa pong magaganap maya-maya lang. Ito po ang isa sa mga highlights kung bakit ho ako nag-vlog. Ito ho yung isa sa pinaka-highlights. Bakit ko ho isinishare sa inyo, because this is going to be something very monumental for me. Something very unforgettable, kasi matagal ko hong inintay yung pagkakataon na to. Kaya samahan nyo po ako, samahan nyo po kami sa aming paglalakbay na ito. Sumama ho kayo, ma-feel nyo din ang nararamdaman ko, because I really cannot contain my excitement na makita at ma-meet for the very first time ang mga taong matagal ko na pong gustong makita. So kung sino-sino sila, abangan nyo po mamaya, kaya dyan lamang po kayo, huwag po kayong bibitaw! Samantala, magbibihiso muna ako at magre-ready na ako, dahil maya-maya lang ay kukuha na kami ng Grab, because from Makati, dire-diretso na kami doon at sana umabot kami sa tamang oras. Dyan lamang po kayo. Exciting! Ready na yan. Everybody, Grab is here. Let's go. Oh, thank you. Sweet. Baby. Okay, everybody. So, still here in the car. On the way to Quezon City, at ang lakas po talaga ng ulan, at namumuo na ho ang traffic, but it's a moving traffic somehow, and we really are hoping that we make it on time sa call time, which is 3 p.m. because I really need to be there exactly at 3 p.m. may mga paghahanda pa kasing gagawin. So look at how heavy the rain is, everybody. Ang sarap sana matulog, pero hindi, kailangan gumalaw para hindi masasayang ang araw. Okay, everybody, so Quezon City na ho kami, nandito na ho kami sa kabaan ng EDSA, at nadaanan na ho namin ang Camp Crame, meaning malapit-lapit na ho kami sa Cubao. Next to Camp Crame is Camp Aguinaldo. Tama po ba? Magkasunod lang po yan eh. Nagtrabaho ho kasi ako sa Camp Aguinaldo, kaya alam ko ho itong lugar na ito. Pero ang dami ho talagang pagbabago, and one thing I'm so excited about sa pagpunta dito sa ano na to is makalipas ang napakahabang at napakaraming taon at 3 dekada na ho, ngayon lang ho ako mapupunta uli ng Quezon City, specifically dito sa Araneta Center, dito ho sa Cubao. At ang dami na, marami ako makikita mga pagbabago. Doon napadaan kami one time kasi pupunta kami ng Pampanga, but this time is different because may ganap kami. At kung ano ang ganap na yon, yun ang patuloy nyo nga alamin mamaya sa aming pagbabalik, kaya wag ho kayong mawawala. Diyan lamang po kayo! Okay, everybody, so finally we already have arrived. Dito na po kami sa Gateway Mall, dito po sa Cubao, Quezon City. And we will be proceeding to Cinema 4, kaya tara, sama kayo, at mamaya ko naman i-reveal ang revelasyon. Kaya dyan lamang po kayo. But the meantime, sama po muna kayo sa amin para makita nyo din kung ano itsura ngayon sa loob. Kasi ako lang akong idea ano itsura ngayon doon sa sunod-sunod na cinema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam ko hanggang saan po. Kaya tara, sama po kayo. Ganda pala dito, grabe. Patay-patay mo na sinilang ngayon dito sa Pilipinas. By the way, manunood po kasi talaga kami ng sine. Kung ano yung pelikula, mamaya malalaman. Ang ganda-ganda dito! Welcome to my vlog! Yeah! Ang ganda! Ang ganda-ganda! Lalang palamin! Ganda dito. Ngayon lang uli ako nakapasok sa ganitong mga sinihan sa mall, na ano, maliban sa Brunei ha, sa Brunei kakaiba din. Siyempre dito kakaiba din to. Kaya
Sama lang kayo. Abangan nyo pa mga susunod pang mga ganap mamaya. Cinema 4 po kami at mamaya ko po i-review sa inyo kung ano pong pelikula ang pananoorin namin. Kaya, dyan lamang po kayo. Samantala, iikot-ikot po muna kami because I thought I'm gonna be late. But actually, I am 35 minutes early from the call time. So, yeah, rampa muna kami. Okay, everybody. So, we just had our late lunch. And now, andito na kami, lumakit na kami to proceed to Cinema 3. Nilipat from Cinema 4. The very reason why we're here is because, I mean, I am here, Nonoy is here, and Rosan is here with me to support the movie That Boy in the Dark, starring Joaquin Dumagoso, who won 4 times Best Actors in an International Film Awards. Exciting ito masyado. At first time ko makikita lahat ng mga taong hindi ko pa nakikita at inantay ko na napakahabang panahon at taon. Kaya, wish me luck. Part po ako na magiging success ng premiere night na ito and I am so thankful na invited ho ako. Hindi lang ako, kundi si Nono at saka yung pamangkin ko. Kaya, huwag na natin patagalin to. Tara, rampa na tayo. Kabadiyan. Ano? Yung si Daddy. Yeah, I know. Yeah, I know. Si Daddy. Naiya ka? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Busy pa si Daddy, hindi niya pa ako napapansin. Yeah. Sana makita niya na. Sa kay Daddy, wow. Yan. Busy sa anak niya, kaya hindi niya pa ako napapansin. Yeah, ano na. And that great moment has come! Sa wakas ay nagkita na din kami ni Daddy Wawi, isang producer at kilala bilang isa sa pinakamabait at mahusay na talent manager sa industriya ng showbiz at pelikula. Inayamin na tayo, pasok na tayo. And we're here to support the premiere night of the movie That Boy in the Dark, an international award-winning movie na pinagbidahan ni Joaquin Dumagoso na sa kabila ng pagiging baguhan sa industriya ay umani ng papuri at nanalo ng 4 beses na Best Actor ng International Award. Nanalo din ito ng ilang Best Director, Best Screenplay, Best Film, Best Lighting, and Best Supporting Actor ng baguhan na si Kiko Ipapo. At mas lalo pang naging espesyal ang tagpong ito dahil sa unang pagkakataon at sa wakas ay nagkita na rin kami ng iniitulo kong si Yorne Isco Moreno. Nakita ko rin sa unang pagkakataon ang isa sa pinakabagong alagang aktor ng Daddy Wawi na si John Gabriel. Medyo may pagkamakulit at maharot. Charot. Okay everybody, so we are now seated in our respected seats na provided. Guest kami ni Daddy Wawi. And thank you again Daddy Wawi for this. Thank you so much, mga kaibigan. Dito na kami sa loob at maya-maya lang mag-uumpisa na ang showing ng premiere ng pelikula. And our gagawin. I just had one of the best moments of my life and I waited for this for like how many years. And finally, Isko and Ross nag-meet na kami. And I'm going to post
the photo on my Facebook account. Abangan niyo po yun. Nandito na ba? Siya pa talaga yung tumawag sa akin nung nakita niya ako. And then, tinawag niya ako and he asked for my phone. And then, he asked for my phone to do the honor of taking a selfie with me. Parang baliktad. Parang, pero grabe. I was like, butterflies talaga yung naramdaman ko. I'm so happy. Thank you so much. Such a very humbling experience. Thank you so much. So maya-maya lang po ay mag-umpisa na. Medyo nagtatalakan pa dito ang mga tumatalak pa yung mga host kasi inaantay pa yung mga main cast at marami na interviews pa na nagaganap. Ganito pala pag premiere night and masaya pala. Pero maya-maya lang ay mag-umpisa na. So I'm gonna give you a glimpse of ano po ang nangyayari ngayon dito sa loob and how it's like. Yes, ma'am. 10%. Ganito pala ang umaten ng premiere night for the first time and I feel so honored and privileged that I was invited to this event. Thank you po ulit, Daddy Wawi. Nakakatuwa lang pagmasdan na marami sa mga artista sa industriya ay sumusuporta din sa kanilang kapwa mga artista. At maya-maya pa ay tinawag na ang bida sa pelikula. Ladies and gentlemen, the best actor, international award-winning actor, Joaquin Galapagosto! Hindi mo na-expect magpasalamat siya. Opo, hindi ko nga in-expect. Unang-una, gusto ko po magsalamat to everyone na sa pagpunta niyo dito. Like what Derek said, I hope that you guys come and enjoy this movie because talagang wala kaming expectations na makuha namin yung mga awards na to. And honestly, it feels so much and I'm just very thankful to God. And not just that, lalo na kay Daddy Wawi and all the people behind this, the production, for getting me this far because obviously, hindi ko ito makakuha ng sarili ko lang. At alam ko yan. And maraming salamat sa mga tao na yun sa buhay ko. Thank you. Love you. Yeah! Labis-labis ang aking galak at tuwa na makapagpa-picture sa iilang kabilang sa pelikula, lalong-lalo na ang Best Actor, Joaquin Dumagoso. Siyempre, may picture din kami ng Best Supporting Actor, Kiko Ipapo. Nakita ko rin ang Bench Model Actor, TJ Marquez. At siyempre, hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataon na magkaroon ng picture with Daddy Wawi. Kasama ang dalawang magagaling na host sa hindi makakalimutang event, Billy Gandoza and Jerry Valdez. Siyempre ang baguhang John Gabriel na alaga ni Daddy Wawi. At ang dalawang veteranang kilalang kilala sa industriya, Beverly Salviejo at ang nag-iisang La Oropesa. Matagumpay na nagtapos ang premiere night ng pelikulang That Boy in the Dark. At natapos ito na ang mga manunood ay nagpapalakpakan at ang iba ay naghiyawan. Patunay na nagalingan sa simple, puro at natural na mga karakter na ginampanan. At syempre kabilang ako at pare-pareho ang aming mga naramdaman. Kaya hindi nakakapagtaka na ang pelikulang ito ay ang multi-awarded movie of the year. And as of the editing at habang ginagawa ko ang voiceover na ito, ay nakatanggap ako ng balita that Joaquin Dumagoso just won another accolade in his acting career. Yes, everybody, you heard it right. Joaquin Dumagoso just won his 5th Best Actor Award in the recently concluded New York Independent Cinema Awards. Congratulations once again, Joaquin Dumagoso, at sana ay humakot ka pa ng napakaraming awards in the future. Heading to our way out of the cinema, ay ito naman ang bumungad sa amin. Kabila ang interviews from few of the cast of the movie. Kakaibang energy. Happy to have experienced, witnessed, and to be a part of the success of an event. Thank you again, Daddy Wawi, for inviting us. Okay, everybody. So, katatapos lang na isang matagumpay na premiere night ng pelikulang That Boy in the Dark na pinagbidahan, syempre, ni Joaquin Dumagoso. Hindi ako si Joaquin Dumagoso. brother. Yes, yeah, brother. Si Brother John Gabriel. Brother Emil. Yes, and ito si Joaquin ang ating best actor. Asa na yun? And ating best actor, ayun o. Naging matagumpay ang ating premiere night and I am so grateful and I feel truly privileged that I was invited to be a part of this premiere night. Ganito pala mga premiere night and how do you call this? Yeah, and
sana nag-enjoy kayo. That's Joaquin over there. Goodbye kami. Our best actor. Busy siya. Busy ang ating best actor. Busy ang ating best actor. So he won 4 Best Actor Awards internationally. At ang pelikula, maraming nakuhang special awards din. Kasama ng screenplay, best director, best supporting actor as well. At marami pa pong iba. So sana mapanood nyo. It will be shown on January 8th. Official showing na po. At ito ko na po tinatapos ng vlog na ito. Thank you all so much for watching. Maraming salamat, sinamahan niyo po ako. At sana nag-enjoy ho kayo and as much as I did. Dahil hindi ko makakalimutan ng gabing ito. Dahil marami ho ang mga naganap na ikinasaya ko. At sana sumaya din ho kayo. Once again, this is Ross Alcares. And as always, stay safe, stay healthy, and stay happy! I'll see you all again in the next one. Bye-bye, everyone!